Gaya. Oh, ito agad dalam gusto ko. Welcome sa Yogi Leo. Nandito ko na naman sa aking channel at bagong trip na naman ang ating pagsasaluhan at tayo ay magluluto na naman. Oo, tama ka na narinig mo. Magluluto na naman tayo ng tokwa. Tokwa ngayon ang ating lulutuin. So, tinatawag ko itong my version of my garlic honey glazed tofu o tokwa yon. So, huwag natin patagalin ito. Umpisa natin ang pagluluto at boom! So yun, ito yung mga ingredients na kailangan natin para sa ating recipe ngayong araw. So meron tayo ditong tokwa na binabad ko sa toyo at tubig lamang para may lasa naman ng konti yung tokwa natin pag pinirito. So kailangan din natin dito ng bawang. So ayan, may toyo rin tayo dito, 8 tablespoon, tapos 3 tablespoon ng honey. Tsaka kailangan din natin dito ng suka. So kailangan, gagamit din tayo ng salt and pepper to taste. Tsaka ng pampalapot, pwedeng cornstarch, pero sa akin ay harina lang ang gamit ko. So umpisahan na natin, huwag na natin patagalin at boom! So yung mga giliw na nagpapainit tayo ng kawali, so lalagyan na natin siya ng mantika. Ako, konti lang yung mantikang gamit natin, yan. Pero pwede nyo rin siyang i-deep fried yung tokwa. Nasa inyo yun, basta mahalaga, mapirito yung tokwa. So, apat na tokwa nga pala yung gamit natin, na halagang 20 pesos siya, 5 piso isa. So, yan, magpainit lang tayo ng mantika din, prituhin na natin yung tokwa. So, yung mga giliw, mainit na yung mantika natin, mag-umpisa na tayong mag-pirito. So, ginahit ko lang yung apat na tokwa ng maliliit. Yan. Depende sa inyo kung gaano nyo gustong kalaki ang gaya. So, ito, ganito lang gusto ko. So, yun, napaso nga nga ang videographer. Nagtalsikan. Yan, napaso nga yan ang aking videographer. Sorry, my bad. Yan, so, mag-ingat lang tayo sa pagpipirito. Yan, para hindi mapaso. So, napaso nga ang videographer. Sorry. Ano nang masasabi mo? Wala. So yung prito lang natin siya. So yun pala mga giliw. So may naisip akong maganda para hindi nagtatalsikan. I-strain muna natin to. Salain muna natin yung tubig. So, yun. So yun nga mga giliw. Nasala na natin yung tokwa yan. Ayan siya. Nasala na natin. So ngayon, susubukan ulit natin mag-prito. Asayin siya na kayo mga giliw. Ayan, hindi na siya masyadong matalsik. Tapos nagpitik din ako ng asin sa mantika para hindi siya masyadong matalsik. Ewan ko kung totoo yun, yung kasi ginagawa ko eh. Mukha namang effective siya. So yun mga giliw, hintayin na lang natin mapirito yung tokwa. So yun nga mga idol, tapos na tayo magpirito. So ayan, kung mapapansin ninyo, ayan, no? Medyo mukha lang siya sunog, pero dahil sa marinade natin, kaya mukhang sunog siya. Tsaka gusto ko kasi yung medyo malambot-lambot pa yan. Depende sa inyo kung anong gusto nyong tsura ng luto ng tokwa nyo, kung matigas, deep fried, basta bahala na kayo. So punta na tayo sa paggawa ng sauce. So gagawa na tayo ng sauce. So ilalagay lang natin yung minins na bawang natin, o minced garlic, sa using the same pan din na yung pinagpirituhan natin ng tokwa. So, gisa-gisa lang natin yung bawang sa medyo low heat lang para hindi agad masunog yung bawang natin. Yan. So, wait lang natin siyang medyo mag-brown. So, pag medyo brown na yung ano natin, bawang, ilalagay na natin yung toyo. Yan. After nating malagay yung toyo, susunod na agad natin yung honey.
Yun. Ayos. Lagyan na rin natin ng konting tubig. Yan. Yan. Haluin lang natin. Wait na lang natin siyang kumulo. So, yun nga pala. Isunod na rin natin yung suka. Bago natin pala pakuluin. Yan. Huwag nating haluin. Lagay lang natin yung suka. Yan. So, yan. Tayin lang natin siyang kumulo. So, yun nga. Kumukulo na yung ating niluluto. Lalagyan na natin siya ng harina o na may tubig. O, harina na may tubig. So, para lumapot yung sauce natin. Yan. Luwi lang natin siya. Yan, para medyo lumapot. Haluin lang natin ang haluin para hindi masulid yung harina. So, titikman natin siya. Kung depende sa panlasa nyo, tikman nyo kung okay na sa inyo. Para sa akin, okay na to. Lagyan lang natin ng salt and pepper. Depende na sa trip nyo. Yan. So, once na okay na sa inyo yung sauce, lagyan na natin yung pinirito natin kanina na tofu. Yan, halo lang natin siya dyan. So, lutuin na lang natin to ng mga ilang minuto pa. Kahit mga 1 minute siguro, then ready to serve na to. So, yun nga mga giliw, tapos na ang ating bagong recipe na tokwa. So, ayan, no. Sana may natutunan ngayon sa aking bagong video. So, ayan, pagpasensya muna yung aking plating. Hindi kasi ako master sa ganito. Pasensya muna. So, ayun, wala pang 50 pesos yung nagastos natin dito at pwede na itong pagsaluhan ng 3 hanggang 4 na tao. Depende na lang sa lakas nyo kumain. So, ayun. So, subukan nyo na ito sa mga bahay nyo. Kayo na bahalang humusga kung masarap siya. Para sa akin naman, ayos na ayos ang lasa niya. Tipid pa. Kasi ang tokwa ay tipid na. Tipid ngayon ng tokwa. Mahal naman ng mga bilihin ngayon. Kaya tokwa-tokwa muna tayo. So, kita-kita sa next video at salamat sa panonood at boom! Hello! Nandito na naman ako. Nagdalawang like. Para sa araw na ito, tayo ay magluluto ng rellenong bangus. Narito ang mga ingredients sa paggawa ng rellenong bangus. Kunin ang aluminum foil, kamatis, op, panoorin ng aking pro-editor, wow, pro-edit, gahole na sibuyas, sili, asin, at tissue. Umpisahan na natin. Ayos. Kumuha ng tissue. Punasan ng kamay para malinis. Bago tayo mag-umpisang magluto. Diba? Kunin ang aluminum foil. Itabi ang kamatis sa gilid. Tapikin ang aluminum foil. Yun! Gayat na bigla ang kamatis at sibuyas. Wow! Ayos! Krutin ang asin. Ipisik sa sibuyas at kamatis. Haluin. Malinis ang aking kamay bago ko ito gawin. Yan. Ayos. Ngayon, kukunin na natin ang bangus. Wow! Tipid. Yun. Habang ginagawa yan, ayos. Lagyan ng kamatis at sibuyas. Alternate lang para nagagawa ng Graham. Yun. Ayos. Ngayon na ilagay na ang
huling ginait na kamatis at sibuyas. Panuuri ng pagbabalot. Wow! Parang mag-exchange gift lang. Wow! Yun. Ayos! Hop! Nakalimutan ko ang sili. Ipasok sa gitna at pak! Ayos na! Ayos! I-steam natin siya dahil wala tayong ihawan. Wow! Painitin ang rice cooker, magpakulo ng tubig. Ayos! Takpan ito. Buksang muli. Ilagay ang, ewan ko kung anong tawag dito. Ayos! Oop! Lagay na ang bangus. Maghintay na 5 minuto. Ayos! Luto na. Wow! Ayos! Wow! Kung naaamoy nyo laang talaga, ayos! Mmm! Tikman natin. Hop, ya! Hop! Mmm! Ayos! Ayos!